Ang unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon'y kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotokmay di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan ng apo ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus,
hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan. O Diyos, tinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan, naway tulad ng babaeng Kananeya, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan.